Nagbabantalang ang pumutok ang bulkan ngayon. Umuulan pa sa Legazpi City, Albay. Hirap na po ang mga evacuee sa kakulangan ng tubig at malayong palikuran. Mula sa Legazpi, Albay, may live report si Isay Reyes. Isay! Iga, nakaranas tayo ng magdamag na pabugso-bugsong may kalakasang pag-ulan dito sa Legazpi, Albay. Kaya't hindi natin na-monitor yung pinakakilos nga nito nga sa bunganga ng bulkan ngayon. Di tulad nito mga nakaraang araw kung saan nakita natin mismo yung paglabas nga ng fragments ng lava dome sa bibig mismo ng bulkan ngayon. Ayon sa FEVOX, 121 volcanic earthquakes at 83 rock falls ang naitala hanggang alas 4 ng hapon kahapon. Inaasahan na magdamag ay nadagdagan ito. White to dirty white pa rin ang inilabas nitong steam. Tumataas naman ang amount ng sulfur dioxide na inilalabas ng bulkan. Indikasyon na tumataas ang magma sa loob nito. Ang ulan na naranasan, walang direktang epekto sa bulkan ngayon. Pero kapag pumutok ito at nagkaroon ng pyroclastic flow at umuulan, maaring magkaroon ng lahar. Pero kapag lava flow, walang epekto ang ulan at di rin magkakalahar. Sa pinakahuling update na nakuha natin, nasa 4,600 na ang nailikas dito sa 6 to 8 kilometer extended high danger zone. Nananatili na sa iba't ibang evacuation centers na nakakalat sa mga bayan na apektado ng 6 kilometer permanent danger zone at ilan sa mga naging suliranin nga nila ay yung kawalan o kakapusan ng tubig, malayong palikuran at iba pa. Ang problema, posibleng abutin sila ng hanggang Pasko sa evacuation centers kapag pumutok ang bulkan. Ang magiging eruption niya is explosive. So magkakaroon siya ng mga tinatawag natin ng mga pyroclastic materials. And then umulan, those materials will become a lahar. Oo. So makukontay naman sa channel yun eh. Kung napakalakas ang ulan at marami tayong deposits, then maraming maapektuhan niya. Igan, hindi na tayo nakakaranas ng pag-ulan sa mga oras na ito. Nakikita natin sa ating background na bagamat natatakpan pa rin ng makapal na ulap, itong pinaka-big-big nung bulkang mayon, kita na yung kanyang pinakakatawan. Ito nga ang sinasabi no, na pag nagkaroon ng hydroclastic flow, maaaring magkaroon ng lahar. Ito rin yung isa sa mga pinag-aaralan ngayon ng FEVOX, maging ng local government units dito. Dahil yung lava flow, pag lava flow lang kasi ang nangyari, Igan, wala namang problema, hindi magkakaroon ng lahar. Pero nga depende sa i-emit na gases, na sands at iba't iba pang mga deposits nitong bulkang mayon ay posible na lumawak yung area na maaaring maapektuhan kung sakali nga na magkaroon ng lahar. Igan? Maraming salamat, Isay Reyes.